Hello guys! Nandito ako ngayon sa 7-Eleven dahil magbabayad ako ng loan. O akala nyo siguro nagbibiro lang ako nung sinabi kong walang natira sa sahod ko dahil ipambabayad ko sa loan. Pero alam nyo ba guys, hindi rin ako nagsisisi kung bakit kami nag-loan. Kasi alam din naman namin kung saan napunta ang pera. Mahirap kasi mag-ipon guys kasi hindi ka rin sigurado kung ang pirang iniipon mo ay mapunta talaga doon sa gusto mong ipundar. Kasi nasubukan na naming mag-ipon noon, kaso lang unti-unting nauubos yung ipon kasi pag may nanghiram sa'yo or may lalapit sa'yo, hindi mo rin siya matatanggihan kasi alam mo rin naman may pera ka. Para kasing nakakakonsensya pag hindi mo siya binigyan tapos alam mong may ipon ka. So yun sinubukan namin guys pero wala, hindi talaga. Kaya naisip namin na mag-loan na lang para mapundar at mapagawa na namin yung bahay. So ayun na nga guys, nakapag-loan nga kami dito sa Hong Kong at nakapagpatayo na rin kami ng bahay. So far guys, okay na ang bahay. 4 months na lang mapufulipid na namin yung mga loan. So 'di ba, may bahay na kami at kumpleto na rin 'yun ng gamit. Kaya sinakripisyo na rin namin kahit magbabayad kami ng interest, basta ang importante mapunta talaga doon ang pera. Kaya pag may lumapit sa amin, natatanggihan na talaga namin kasi may babayaran na kami buwan-buwan. Kaya sa gustong lumapit sa amin, pasensya na talaga sa ngayon. Kasi noon, nakakapagpahiram din kami ng pera. Kaso nga lang, wala pang nagbayad o yung iba hindi na rin nagbabayad. So hindi rin namin masingil, parang kami pa kasi nahiya ang maningil eh. So ngayon guys, time naman para sa sarili namin. Kaya minsan, wala talagang natitira sa sahod. Ang ibig kong sabihin, yung may natira man, pero pagkain sa bahay, pambayad sa kuryente, diba? Tapos, pansweldo sa tao sa bahay, ganun guys. Meron din naman, pero yung wala talaga kaming savings sa ngayon. Pero titiisin na lang muna namin, kasi 4 months na lang, mapufulipid na lahat. Natiis nga namin ang ilang taon na kaming nagbabayad ng loan. Ito pa ba ngayon na 4 months na lang mapupulipid na? Kaya sobrang nagpapasalamat talaga ako kahit nilon ng pera pero may napuntahan. Pagkatapos ng 4 months na yan, makakapagsimula na kami ulit kung ano na naman ang gusto namang ipundar na mapagkakitaan. At least may bahay na kami, di ba? Kaya hindi talaga ako nahiya pag naipagkalat na may loan talaga ako at may utang ako kasi marunong naman akong magbayad. Ang nakakahiya guys, yung nangungutang ka tapos hindi ka naman marunong magbayad. Tapos nagpo-post ka ng feeling blessed. Nakakaloka, 'di ba? So ngayon guys, yun talaga ang totoo sa buhay ko. May loan ako at walang natira sa sahod ko. Tamang-tama lang talaga siya. So ngayon guys, pauwi na ako. Ayan, ito na, tapos na ako magbayad. So kahit konti na lang natira sa pera ko, masaya pa rin ako. Alam nyo guys, mas masaya pa rin na nagbabayad ka ng utang mo kasi parang mas magaan sa loob mo kasi wala kang dala-dala. Syempre nakukonsensya ka rin pag hindi ka magbabayad ng utang, 'di ba? Ako kasi pumapayag ako kahit walang natira sa sahod ko, basta ang mga utang ko nabayaran ko. Kasi sa totoo lang guys, natatakot ako sa karma. Okay lang sana kung pera lang ang mawala sa akin. Eh paano pag yung mga mahal mo sa buhay, 'di ba? Yung parang alam mo na, ang karma, hindi mo alam kung kailan darating. Kaya dapat magbabayad tayo ng mga utang. Huwag natin pababayaan kasi alam mo na kinabang ka sa perang inutang mo tapos hindi mo babayaran, 'di ba? Guys, sa lahat ng lumalapit sa akin, pasensya na kasi kada sahod ko wala talaga akong pambudget para dyan. Di bali pag makakaahon na ako siguro. Pero wish ko lang sana yung may nakautang na sa akin magbayad na rin, no? Sana magkaluwang-luwang na kayo.